Good day everyone. Our subject is history 4 in the Philippines. That's history of architecture in the Philippines from pre-Spanish period up to the contemporary or the modern time. Well, today let's talk about the well-known or the famous Ifugao House, yung ginagamit ng na bahay kubo ng mga Ifugao doon sa Cordillera or in the Ifugao Mountains. Before that, silip muna tayo sa iba't ibang klaseng pre-colonial architecture or pre-colonial houses in the Philippines. Ito yung bahay na bangka doon sa Butuan, sa Agusan, tinatawag na Balangay. Ito yung Banawi, yung Ifugao, Philippines, lugar ng mga Ifugaos. Ito yung 8th wonder of the world na kung saan ang buong bundok ng Ifugao o ng Banawi ay tag-carve by own hands by native people ng mga tinatawag na Ifugao. It was carved by human hands only. Kung tingnan sa malayo ay napaka galing na istruktura. Kaya naging 8th wonder of the world. Pangwalo siya kasi 7 wonder lang yung world. There are only 7 wonders of the ancient world. Kasama na daw ito doon sa 7, ito yung pang 8. At sino naman ang pang 9? Ito yung Apayao House doon pa rin sa Ifugao. Parang bahay kubo din siya, pero kung napansin nyo, ang bubong nila ay thatch kogon. Yung kogon lang na pinatong. Medyo mas maganda tayo gumawa ng bubong dito sa Mindanao kaysa mga Ifugao. Ito yung Badjao houses, stilt. Yung kanilang mga poste ay mataas para hindi sila aabutin ng dagat pag high tide. Tanong ko lang, saan kaya located yung CR? Saan kaya sila naliligo? Siguro dadive lang sila diyan paglabas sa kanilang pintuan. Paano naman yung pupu? Pag sila ay magbawas, saan naman yun? Parang bumba lang yun, sasabog diyan sa tubig. Okay, yun lang mga tanong ko sa about the Badjao houses. Ito naman yung pinakamaganda at pinakapresko na bahay kubo. Ang bahay kubo, nag-umpisa talaga yan sa Lower Luzon, doon sa Batangas, doon sa yung ngayon ay Manila na. Diyan nag-umpisa ang bahay kubo noong kapanahonan ni Maria Clara or kapanahonan ni Jose Rizal. Ngunit sila Jose Rizal ay mayaman yan, hindi yan nakatira sa bahay kubo. Sila ay nakatira na sa tinatawag ng mga Antillean houses or vegan houses. Sa buntok, still sa Cordillera yan. Buntok houses, ganyan yung bubong nila, napakakapal na kugon na nilagay at yung entrance ay mababa lang yung entrance. Pero sa palagay ko, hindi yan mainit na bahay kubo sa loob. Kasi ano siya, yung bubong niya ay kuan dahon lang, natural lang yung init na pumapasok niyan. Ito yung Ifugao houses na maya-maya ay atin tingnan ang mga parte nito, anong mga pangalan niyan, ng mga poste, ng mga bulol, may tinatawag diyan na bulol or idol. At atin yan himay-himayin mamaya isa-isa ang mga parts ng Ifugao house. Kasi napaka-importante na structure na ito sa ating history in the Philippines. Isa ito sa mga iconic architecture sa native architecture in the Philippines. Kasama na yung Dato House, yung Turugan. Ito yung counterpart sa Luzon na maganda rin ang pagkagawa. The Ifugao House. Ito yung Ibatan. Diyan yung nakikita natin yung bahay na bato sa Ibatan. Kalinga, Apayao pa rin yan. Mga Ifugao pa rin yung mga tao dyan. Kung kita nyo yung buhok ng tao na ito ay parang itsura ng bubong ng bahay niya. Kasi kung sino daw ang gumagawa ng bahay,
mag-reflect daw yung personality ng kung sino man ang gumawa ng building, kung sino man yung architecture na yon, architect na yon, ay magmumukha sa kanya or mag-reflect sa kanyang personality ang design niya. Kaya itong bahay na ito, kasi itong mamang itong gumawa, magkamukha sila ng bahay niya. Pati yung bubong. Tingnan nyo yung buhok niya. Nakabangs. Parang Dora. Dora version. Where's my backpack, Dora? Kankanay and Ibaloy House. Si Ifagawa pa rin ito. Ang style nila ng bubong ay, kung tingnan nyo, ay mahaba, high pitch roof na kugon. Wala silang nipa. Napansin ko. Wala silang nipa roof. Lahat ay kugon lang. Ito Sagada. Sagada House. Mga Sagada, narinig ko yan sa sugarcane plantation ni Cory Aquino. Maraming Sagada farmers doon. Samal Houses. Doon ito sa malapit sa Samal Islands. Mga Badjaw ito. Tausug House. Sa tribo ng mga Muslim, yung mga Tausug daw yung matapang. Sabi nila. Pero lahat naman ng tao matapang pag gutom na, matapang na ang tao. Kahit daga matapang na, basta't nagugutom na. Yakan House. Napaka tibay naman ng house na ito. Ang daming poste. Tingnan nyo yung gilid niya. Mayroong mga batres. Magaling. Alright guys, at ito na yung sinabi ko kanina na ating isa-isahin pag talakay ang mga parte ng bahay ng Ifugao. The Ifugao House. Ang kanyang section at ang kanyang architectural diagram ay narito na. Ito ang tawag ay bubong, tulad din sa Bisaya, bubong. Ito naman tong parang cord ay tinatawag na ambubulan. At itong parang purlins ay ibat. At itong parang cornice ay bughol. Ang king post, dalawa. Ang king post niya ay taknang. Pampitulan yung parang beam. Meron dito ano, yung parang bracket patii. Ito naman yung dingding ay gaob. Uklub gaob. Pamadinggan. Yung dingding, pamadinggan. Itong dito parang girder ay mundilig. Mundilig. Sa gitna na girder ay gawaan. Ito guys yung pinakamaganda na features ng Ifugao House. Ano ba ito? Ito yung tinatawag na insect barrier. Para yan sa ahas, mga centipede, mga insekto na nangangagat. Hindi diyan makaakyat kasi ito ay barrier. Nilagyan niya ng oil at mga poisonous na herbs nilagay sa oil. At diyan nilagay dito sa tinatawag na halipan. Ang poste naman ay tinatawag na tukod. Parang baston lang ha, tukod. At yung sahig niya ay hagpo and total. Ngayon tingnan natin yung isang parang naka isometric view ng Ifugao House. Ito yun. Okay, ating palinawin pa ang image na ito using our hindi na siya lilinaw pa. Using our Photoshop ay lilinaw yan. Ayan. Okay, malinaw na. Kasi maliit na size na picture ito. So ito yung isometric view ng Ifugao House. Nagtaka lang ako na saan kaya yung CR nila. Ang Ifugao House ay walang hagdan yan. Bakit walang hagdan ang Ifugao House? Dito yung hagdan eh. Walang hagdan ngayon kasi
pag natutulog sila, inaakyat yung hagdan sa taas. That is detachable stairway going to heaven. Joke lang. Yung stairway nila ay detachable talaga. Pag gabi, para hindi makapasok yung kapitbahay sa asawa ng may asawa, tinatanggal yung staircase. At isang feature ng Ifugao House ay wala siyang bintana. Bakit walang bintana? Kasi sa Ifugao, malamig doon ang temperatura sa gabi. Kaya wala silang bintana kasi napakalamig na. Isa lang yung entrance dito lang sa front. At meron silang tinatawag na idol dito. Merong istatwa yan sa front. Kulang naman itong naggumawa nito. Hindi nag-research sa history. Ang tawag dyan ay idol or bulul. Bulul ang tawag dyan sa istatwa na yan. Ang bulul, ang counterpart niyan ay yung mga scarecrow or yung mga kung European architecture ay yung parang monster doon na nakadikit sa imabaw ng building. Yung mga gargoyle. Ang purpose ng gargoyle or ng bulol na yan ay to ward off the bad spirit. Tulad ng katabi mo dyan, bad spirit yan. To ward off, meaning ng bulol ay tatakutin niya ang mga multo, tatakutin niya ang mga impakto, mga tibaklong, kapre, diwindi, leprechaun. Lahat ay takot sa kanya kasi bulol nga siya. Siya ay gargoyle na nakatayo dyan sa harap ng bahay. Yan ay isang importanting feature sa Ifugao House. Yung tinatawag na idol, bulol, gargoyle, ward of evil spirit, even the leprechaun. So ganyan katapang yung bulol na yan. Idol ang tawag. Gargoyle sa Europe. Makikita lang yan sa Ifugao. Wala na ibang gumagamit pa ng bulor or idol. Mga Ifugao lang. So, ganun din. Merong barrier of insects. Lahat ng poste. Apat lang yan na poste ang Ifugao House. Meaning, maliit lang talaga ang Ifugao House. That is almost 3 by 3 meters lang. Minsan ay 3 meters by 2 and 1 half. Yan ang Ifugao House na native architecture natin sa Luzon. Walang panama yan sa Sultan House sa Mindanao. Maganda talaga yung Sultan House. Okay, so tingnan natin ang... So ito, balik tayo dito guys. Kung nakita nyo yan, yan ang existing na mga Ifugao House doon sa Ifugao. Ayan, kugon yan. Tapos ito made of bamboo sa wali. O, nakita nyo yung hagdan niya, oh, detachable yan. Dapat dito yan eh. Kaya lang nilipat niya dyan. At makikita nyo na mahilig sila sa manok. Sa palagay ko mga ibon to binibenta nila. Nanguhuli sila ng mga ibon at binibenta yan doon sa bayan. Ito maganda na insect barrier kasi malaki siya at maraming oil ang mailagay dyan. Whoops! I see something. Ito. Wild pig yan. Masarap yan. Aba, wild pig. Tingnan nyo guys ha. Kala ko bato. Sculpture. Hindi pala. Wild pig pala yan. Kumakain siya. Ganda talaga ng buhay sa bundok. Gusto ko nang mamundok. After 3 years, retired ako. Magbablog ako doon sa bundok. Vlogger lang ang hanap buhay ko sa future. Diyan nakasalalay ang buhay ko sa vlog. Sana ang YouTube ay hindi mawala. Maraming salamat sa pakikinig at sa inyong pag-view sa video na ito at mga slides. At please answer some questions at the end of the video. And I'll see you on our next lesson. Stay out from COVID. Be cool. Stay home. Be safe.
And bye for now.